ngayon, papunta ako ng dealer, bibili ako ng parts. May kailangan akong palitan pa dito sa truck ko, yung sa depth level sensor. So naka-check engine light pa rin siya. Yung niya kagaya nung pinakita ko last time is yung naka-check engine. So kukunin ko yung parts, tumawag na ako, pipick upin ko na lang and then palitan ko siya. So kailangan ko siyang mapalitan ngayon para mabawasan yung problema. At para dire-diretso. Dami ko nang napagawa at saka ginagawa. So ako na yung nagpalit nung iba. Mahirap umasa sa shop. Puro bayad. So papunta muna ako ng dealer. So nandito na ako sa Mac. So dito may pyesa, wala sa Volvo. Pero parehas lang sila ng parts. Sales upstairs parts. Kunin ko na yung kinuha kong parts. Thank you. So ito yung parts. A box. So ito sila mga available na truck dyan, oh. So ang gagawin ko, buksan ko na dito. Nakuha ko na yung parts dito sa Mac. Parehas lang naman sila kasi yun ang sabi rin sa akin sa Volvo, kasi sa mismong Volvo walang available na parts, but here in Mac meron silang available. So na pick up ko na siya. So kailangan ko kasi siyang palitan ngayon kaysa magantay pa ako after 5 days, eh malamig na next week, hindi ko na siya kayang palitan. Siyempre malaking bagay din no, na ikaw yung nagagawa or may idea ka paano palitan para in case na magka problema sa dami, may troubleshoot, di ba? So yun, na nabili ko na yung pyesa. Arto na ako sa bahay. So ito yung parts, yung sensor kasama yung kasi assembly siya, assembly siya papalitan. So di ko na muna ilalabas para hindi magdumi kasi masailan lang after treatment. So ito may kasama ding harness tsaka bracket. So makikita ko naman yung siya dyan kung saan siya nakakabit. So ayan, ako na lang magpapalit. So baklasin ko lang to. So ito yung ano, pinagbayaran ko ng ano, yung babayaran ko pala yung utang ko sa ano, pinapiyo ko sa company. Mahal ano, mahal ang pyesa. Sensor lang yan, hindi pa kasama labor. What if kung nagpagawa pa ako? So ito yung harness, 84, halos mahigit 1-3. So pagka hindi ka talaga marunong gumawa or hindi mo inaral maggawa, madadali ka talaga sa labor. So ako na magpapalit at ako munang simulang kalasin at talagang kailangan na kailangan makamagawa, kailangan makabiyahe para marami tayong maibiyahe, para sunod-sunod na, hindi yung puro sunod-sunod ang sira. So yan, ito yung papalitan ko, yung nasa ibabaw. So kailangan tanggalin ko muna itong takip para malaman ko kung ano, i-drain ko din yung fluid, kakunti naman ang laman yan. So drain ko lang.
So nakalask na tong isang module sa ilalim. So gusto ko lang padaanin. Then yan, luwag na siya, yung tanke, pababa ko na siya ng buo. So kalasin ko kaya dito. Ito kasi meron siya kasi doon ano eh. Ito. So kalasin ko siya dito sa hangin. And then kalasin ko muna. So yan, ibaba ko na yung tangke. At papalitan ko na siya ng bagong sensor yun. Nakabili na ako ng parts niya, yung parts. So ano ba yung bracket na yun, sinasabi niya. So ito, kailangan ko lang tulo yung coolant. Kailangan ko yung sahuran. So yan, nabaklas ko na. So ito, palitan ko, bunutin ko lang itong hose na ito. Ito lang ang napasama. So yun, so ito, nakalas ko na yung tangke. So ito, papalitan ko assembly. So assembly siya. Ito yung sira, assembly na depth level sensor. So ito, hindi daw ito nare-repair eh, kaya assembly. Bagong depth level sensor. Thank you.
dapat nang ayos. Para hindi tayo paulit-ulit ang trabaho. Ulit ng trabaho. Walang sinaw. Yun. Suwabe. Suwabe. Siya gumagalaw. So, doon ko natatanggalin itong takip para hindi pasukan ng dumi. Ayos yan. Ayun, balik tayo doon sa truck. So, ito ay dito. Dito pagka to. So, doon ko na ikakabit. So ito, kakabit ko na rito. Subukan ko ulit ito. So yung module kasi doon nakalagay sa likod. So yung pinasakan ko kasi yung kulang tumutulo. Then ito, huwag muna natin alisin yan kasi iwas dumi. So yun at tutulak ko na rin pa loob. So ikakabit ko itong isang hose papunta dito sa kinalas ko sa coolant. So kailangan ko pa ganyan. So isa dito. Sigurado nakalock. Papunta rito. So yun. Ito yung isang takip. So isa-isa lang yung kabit para sigurado tayo na hindi mapapasukan ng dumi. So ayan o. Ito yung module. Kailangan kong ilabas. Kailangan, saan ba yung dumaan kanina? So, kailangan ma-safety ko ito.
kabit ko muna itong isang ano, linya ng kulan para hindi tumutulo. Labas ko na. So nilabas ko na itong module, i-screw ko na lang dito sa dati pinagkabitan. Ngayon ito, kabit natin dito. Ayun na itong isa dito. Ayos. So everything is tight, mga hose, diba? So ito na lang, babalik ko na lang lahat. Kailangan na ibalik lahat. And then yun, double check. So yan, na-secured ko na yan. Naka-tie wrap. Pati yun dito sa taas, secured na lahat. Pati yung pump, yung level sensor, secured na. Wala na nagbabinding. So iskuro ko na lang tong ano, tangke. Kasi higpitan na lang yan. Then all good. Dinrain ko yung tangke. Ngayon, hindi ko na siya pwedeng ibalik kasi maselan yung after treatment. So, contaminated na yon. So, meron naman ako dito yung bagong fluid. Sige na lang isasalin para safe tayo. Para sure, malinis. Salin ako muna para pag-check may laman. Wala itong laman, hindi na masisense yung fluid. So yun, medyo ginabi na. Pero okay lang, at least nakatipid. Nakaminus ako ng labor. Bukas is tumawag na rin ako. Wala pa akong biyahe bukas. Balikin ko na ito. Nasaan yung dalawang washer?
Keep safe and keep on trucking.